gusto ko lang ipaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga bata, huwag tayong magpakampante. The virus is still very much alive. In fact, sabi nga ng ibang health experts, parang mas lalong lumakas pa. Kaya kung tayo ay kailangan lumabas, always wear a face mask. Kung hindi naman natin kailangan lumabas, wag na tayong magano, wag na tayong lumabas. Sa bahay na lang tayo, mag-aral na lang tayo. Tapusin na lang natin yung module. Siguro pwede rin tayong mag-aral mag-magic o mag-puppet, di ba? Doon naman sa iba na kailangan talagang lumabas, if we really need to go out, perhaps you need to go to the bank or to the drugstores o kung saan man, pwede naman po, basta siguraduhin lang nating safe, mag-face mask po tayo. Okay? Ngayon, marami naman nagpapaalala sa atin yan. Ang bihira pong magpaalala, kaya yan ang gagawin ko ngayong gabi, ay ipaalala sa inyo kung anong gagawin nyo pagkatapos natin gumamit ng disposable face mask. What do we do with it? Tatapon lang ba natin sa kalye? Tatapon ba natin sa basurahan? Kasi pag tinapon natin ito sa kalye at nagkataon na meron nga ito, no? I mean, infected nga itong virus itong mask, di lalong kumalat yung virus. Kung itatapon naman natin sa basurahan, tapos kawawa naman yung garbage collector, sila naman ang magkakasakit, may pamilya rin naman yon. Kaya dapat po, ang gagawin natin, paglalabas tayo ng bahay, may baon na tayong plastic bag. Kasi kung galing sa labas, papasok tayo sa loob ng bahay at susuot pa rin natin yung mask, nagkataon naman na merong COVID-19 na itong mask, di pinasok lang natin sa bahay natin yung virus. Ganun din. Very unsafe. So bago tayo pumasok sa bahay, kunin natin yung baon nating plastic bag, ilagay natin ito sa loob at ibuhol natin. Let's seal it bago natin itapon sa basurahan. Ako po, ang ginagawa ko, meron na akong bote na ganito sa labas ng bahay. Doon ko iniipon yung mga gamit na maskara. Oo, iniipon ko lang. Tapos pag siguro, pag marami ng laman, tsaka ako itatapon. Basta ang mahalaga, hindi siya kakalat. Mahalaga, safe siya. Naku po, teka muna. Anong nangyari? Yan ang sinasabi ko . Gumagalaw. Ibig sabihin po niyan kaya gumagalaw, malamang infected ng virus. Nako, buti na lang. Buti na lang po na seal natin. It's a good thing it's sealed, no? Ayan. So, buhay man siya, hindi siya makakahawa ng ibang mga tao. Andyan lang siya. Ipunin niyo lang sa bote. Pero teka muna, kesa iniipon natin ng ganyan, alam naman natin na may virus, patayin na lang natin yung virus. Let's use the ever reliable magician's handgun. Kanya lang po yan. Bang! Patay ang virus. Okay? Kasi po, yung handgun, nakita ko sa monitor, gumagalaw pa rin ibig sabihin po, hindi effective ang handgun ng magician. Alam nyo, virus to Paalala ko na rin sa inyo, paglabas nyo ng bahay, dapat may dala kayong alcohol. Para kung nagpunta kayo sa grocery, may hinawakan kayong mga items, bawat hawakan nyo, alcohol ng alcohol. Huwag tayong manghinayang sa alcohol. In fact, gagamitin natin itong alcohol para patayin itong virus na ito. Yan, spray lang natin, hindi lang pampamilya, pang magician pa. Ayun. Alright. Effective. Effective talaga siya, no? Sabi ko naman sa inyo, itong sabi ko palang effective . Teka, may mali ho akong ginawa . Ano ba mali kong ginawa? Kasi po in-spray ko dito sa bote. Dapat sa loob. Ayan, spray natin sa loob. Ba't naman sa bote? Ang pinapatay natin yung virus sa loob ng bote. Tapos i-seal natin. Anting na natin, just give it a few seconds. It's still moving, but just give it a few seconds at epekto na rin yan. And ayun! Ayan. Patay na po yung virus. Effective disinfectant talaga ang alcohol. Alright?
Yan lang pong paalala ko sa inyo. Always make sure that after using a disposable face mask, ilagay natin sa isang silyadong lalagyan para hindi po ito makahawa.